Yan, magandang hapon po mga kalingap, no, mga kapatid. So ngayong araw na ito, no, naka-schedule tayo na dalawin si Brother Paas at katunayan, no, andito tayo ngayon sa kanyang tahanan. So ito po yung bahay ni Brother Paas. Yan po. So nandito tayo ngayon upang maghatid po ng tulong pinansyal, no, galing po sa sponsor ng Danjoy Lab Team na si Kanuli. Yan, si Kanuli. So, papasyalan natin siya. Siyempre, kumustahin na rin natin yung kanyang lagay, yung kanyang sitwasyon, kung okay na po siya. So, guys, samahan niyo po ako. At pero bago yan, ingin ko yung pabor para sa inyo na ipag-pray din natin si Brother Paas. Malaking tulong po, no, yung ating dasal para sa kanya na gumaling at maging malakas muli. Let's go! So, ito po yung bahay ni Brother Paas. Tao po! Tao po. Tao po. Titis. Titis. Saan ba yun? Tao po. Sige, andyan siya. Okay, dito na lang kami sa labas. Dito na lang daw sa labas. Oh, dito na lang. Ha? Sa parto na. Papasok pa ako? Papasok pa? Ay, pasok tayo sa bahay ni Pading Paas. Ay. Padi. Padi. Uy. Padi, anak. Padi, okay lang naka-video, padi. Yan. Ano, padi, kumusta? Mukhang napapagod si... Napapagod si Pading Paas. Ano, napagod ka yata ay? Ano, kumusta? Napagod ka? Dapat hindi ka muna nagpapagod ng gusto. Eh ano, kumusta ang pakiramdam? Pahinga ako tulad. Kumusta ang pakiramdam mo na? Kaya yan, gusto ko yung mga ako. Wala itong sapin yan. Buro, ano lang natapos. Nalik ko ako ng sapin. Oo, napagod ka lang. Uy, ano ito? Silver pill button mo eh? Ay, dumating na pala. Akala ko eh, di pa dumating. Eh, naparito ako kasi yung sponsor ng Danjoy na si Kanuli, merong ipinapaabot na tulong sa iyo. Eh, kahapon sana ako, kaya lang bagyo man baga kahapon, hindi ako nakalabas ng bahay. So doon din kami. Ako, nagkabagsakan yung mga puno doon. So, sabi ko kay Mrs., dapat kasama nga siya, kaya lang sabi niya, ikaw na lang at ang bahay walang tao, padi. So saan ka maghapon, padi? Ay, ganun. Ay, naku, padi. Padi, ito yung mga panahon na huwag na tayo mag-stress. Oo, iwas-iwasan mo na ikaw baga ang may karamdaman. Oo. Ang maganda mong gawin, relax lang. Kaya mo na magpuntang mall? Kaya mo. Oo, di. Kaya ni Mari ako magpunta kayong mall, Mari. Pag palamig-lamig doon. Kahit ma- kahit magkapi-kapi lang. Oo. Kahit magkapi-kapi lang. Oo nga. Adi, yung ano lang. Hindi ko na, ayaw ko sa labas. Okay lang. Mas nare-relax ako dito, nakakapag-meditate ito. Ay, oo, tama, tama nga naman. Nakakapakinig ako ng worship song. Oh. Ay, wag na. Madilim-dilim na nga ni. Hinabol ko lang itong pinadala ni Kanuli. Padi, mayroong ano? Binigay si Kanuli. Kanuli Vlogs, ito yung supporter. Nagkita na kayo nito doon sa bahay nila ni Kalinga Prab. Mamaya ipakita ko sa yung picture. Nagpa-picture na daw kayo? Hindi ko alam. O, mamaya, mare-remind mo ito, papakita ko sa iyo. Ito pa di, nanggapin mo itong galing kay Kanuli Vlogs, 10,000. Napakalaki naman ito. Ay, di ko alam. At sabi niya, Kuya Bobby, pakibigay mo yan kay Brother Paas. Yan po si Kanuli na si Mambansa. Siya po yung supporter ni Kuya Bal. Simulat sa pool pa daw at ilam na alam daw niya na kasama ka ni Kuya Bal noon pa. Oo. Kanuli,
Oh, Canuli Vlogs. Canuli Vlog, maraming salamat. Siya yung nagpapalipad sa akin kung minsan. Ayun. At saka mayroon siyang ano, di ko lang may... Sabi niya sa akin, Kuya Babi, ipakita mo to kay Brother Paz. Nakita ko pa din, nagpa-picture kayo doon sa bahay ni Kalinga Prab. Nagpunta na raw siya. Na... Baka nung Sunday siguro yun? Hindi, last year pa. Sunday nga siguro yun. Ah, siguro. Basta ano pa din, nagpa-picture na kayo, ikaw at saka yung misis niya. Hindi, pag-pray ko ito kasi blessing ito eh. Alam mo, mm-hmm. Ang kailangan ko kasi prayer eh. An, ito, pero, oh. At saka pa di ito ha, kami ni Mrs. pa di sa gabi bago kami natulog. Lahat ng may mga karamdaman kagaya sa iyo, pamangkin ko, kapatid ni Mrs. Kasama namin pa di sa prayer. Pero salamat na Kanuli. Oo, Kanuli. Kanuli, maraming maraming salamat sa iyo. Ang Diyos na magpala sa binigay mo. Allow me to pray for this para i-bless ka rin ni Lord. Ayan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay puso mo, nagpapasalamat sa mga taong hinipo mo, Panginoon, upang pagpalain ang aming lingkod. Batid mo naman ang laman ng puso ko, ang aking hangarin lamang ay gumaling, may manalangin, subalit ito po ay biyaya. Ang nagpala, ginamit mo sinuli. Hindi naman po ako nangihingi. Ang aking dalangin ko lang ang maipanalangin ako upang ako gumaling. Dalangin ko sa buhay ni Noli, balik mo sa kanya. Nasiksik, piglig, pumaako, nahigit pa sa kanya pinasa. Salamat po sa kanyang buhay, dalangin ko, ingatan mo siya sa ibang bansa. Para nasan po niyang pabor na galing sa pabor ng tao. Salamat po sa kanyang buhay na ginamit po sa magpala sa akin. Dalangin ko po na ito'y magamit sa aming pagpapacheck up, pambili ko ng gatas. Pambili ko ng mga pangangailangan sa araw-araw. Purihin ka't luwalatiin sa buhay ng mga taong ginagamit mo upang magpala. Wala po kong ibang alam kundi ang suklian sila ng panalangin sa kanilang mga kabutihan na ginawa sa atin. Batid mo ang laman ng puso nila. I-honor mo po ang kanilang mga request. Akin pong dalangin, i-bless mo yung channel niya na maging pagpapala sa napakaraming tao. Salamat po sa buhay ni Bobby na ginamit mong pagpapala at lalo yan ang pagpapala upang umabot ang blessing nito. Ikaw lamang po may pas maluwalhati sa aming buhay. Ito aking dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, ayan, salamat Brother Paas sa pagpipray po ano, ni Kanuli. Si Kanuli po, ipalala ko lang, siya po ay masugid na talagang taga-suporta ni Kuya Bal at nakikita ka niya. Sabi niya, Bobby, nako, wala pang ano si Kuya Bal, wala pa kayo dyan sa dait. Eh, nasubaybayan ko na ang buhay ni Brother Paas at ang buhay ni Kuya Bal. Kahit nalulungkot din siya, Brother Paas, pati na ito nga nangyari sa iyo. So, ang... Oo nga eh. Marami pa di ang ano, maraming yung mga supporter baga ni Kuya Bal na noong araw pa, na kayo-kayo pa lang, sila kasama ito si Kanuli na... At ano ito, sumusuport talaga siya sa mga programa ni Kuya Bal sa pabahay. Oo, wala pa. Wala pa. So pwede maiba tayo anong development na? Anong kumpara noon at saka ngayon? Actually may changes naman kasi nakakakain na ako. Wow, salamat sa Diyos. Yan ang importante pa din, makakain ka eh. Nakakakain na. Kagabi ang kinain ko, lomi. Okay naman sa pagkita. Wow. Naubos ko yung isang mangkok. Ay di mainam-inam. Kasi nang tanggalian, kumain ako ng lugaw sa mangkok, naubos ko yun. Ba, mainam. Pero bawal pa di ang matitigas. Hindi kaya naman. Kaya sabi ko nga sa misis ko, bili ng isda na inalaga kahit isda naman kayo. Oo, pwede yung mga sariwa sana na walang kaliskis pa di. Tanda mo yung walang kaliskis. Yung bang mga... Walang sana yung walang kaliskis. Dapat may kaliskis? Gusto man lang yan. Pwede yun. Bangus. Lagi yung gusto ko. Bangus. Bakamin na ako ngayon sa bawang. Yung mga ano, yung mga tuna, hindi pwede sa kanya. Ah. Tilapia. Tilapia sa lang, kaso ayaw man yun. Hindi ka rin nagtitilapia, bangus lang talaga sa kanya. Ano, sa mga gulay, ano mo pa di? Kunyari, sinabawang malunggay. Ah, patula. Miswa, oo. Ay, masarap yan. Yan talaga mo kunting giniling. Pwede ba yan? May giniling ng konti? Miswa na may giniling kahit o wag na? Kahit na ano lang. Dati lalagyan ko, kaya lang na yung bawal na pang ano.
Oo. Ang ano diyan pa di maganda diyan, miswa, kunting malunggay, ganun, pwede na 'yun eh. Basta't magkalasa-lasa lang. Hindi sabi ko kay Mrs. Bilisan ng mga carrots tsaka iyan ulit mag-blender kami. Oo, pero pa din ano, natutuwa kami kasi medyo maganda-ganda na 'yung ano, hindi na kagaya nung nakaraan baga. No, nung nakaraan talaga mukhang bagsak ang 'yung ano. Akala ko nga mamatay na ako. Eh. Wag mo na, wag mo na. Hindi si Lord nakakaalam niyan, buddy. Kasi talagang kan 'yung ganito mga gabi na mga alas 11 siguro. After nung live, sumuka. Ah. Tapos nanghina ko, bigla ako manghina hanggang sa parang unti-unti na bumabagsak. Katawan mo. Kamay ko, hinigas na ako. Hala? Tapos sila ako makahinga, mahanap ako ng mainit na tubig. Gusto ko ng hangin para makahangin. Oo. Nagsisikip yung dibdib mo. Sabi ko nga sa mga anak ko, anak, mama niyo, mahalin niyo. So nagabilin nagabilin ka na? Nagabilin na. Ay, nakapapadi. So oh. Hindi ko in-expect na. Sabi niya, dadalik ka namin sa hospital. Sabi ko, hindi, what? Mag-worship kayo, mag-pray kayo. Yan lang. Alam mo, padi, isa sa mga gusto kong patunayan sa iyo, pag yung trust, yung tiwala mo kay Lord talaga, yung faith mo, solid, padi. Tingnan mo ginawa ngayon. May mga miracle na nangyari. Di ba, ang daming, di ba, siguro, second life mo na yan. Hindi ako nag-iisip na may cancer ako. Ay, hindi ka talagang hindi mo iniisip na ano? Kaya lang, minsan pag nagagalit kasi ako, nag-re-react. Oo. Natural yan pa di. Kasi tapos, yung organs mo mag-iiba, ano, galit ka eh, stress ka eh. Nahihirapan ako magsalita. Kaya pag ako tumatawag sa mga anak ko, tinatawag ako na lang sa sister. Oo, ano pa di, iwas ka din talaga sa mga, yung kilos, buhat, una-una, yung stress talaga, ano na lang, maglibang ka. Kaya niyan, hindi ka may stress yung anak ko. Tinalay mo to, siyempre, kapag-kaba, baka, ina. Ah, si ano, yung bunso? Eh, kung wala pa siyang lisensya, mahirap nga naman. Iwag mo muna niya magkapara, intindihin ako na lang, kasi, eh, kailangan niya nung gumaling. Paano siya kagay mo laging galis? Oo, stress. Eh, nagagamot nga, tapos... Walang saysay. Iwasan yung ganun. Sabi ko, ayan. Di, ikaw na lang mag-ano. Ako na nga nag-ano sa kanya, bahala na ako. Sa kapag hindi nakilos, yung nakuha ko lang sa kaibigan ko dyan sa kapitbahay na in-advisean din ako nang ako may ganyan na. Oo. Hindi ko pa na, ano na, may talaga akong may cancer ako. Tapos na, ano ko na lang nung nag-CT scan nga ako nag-normal. Oo. Biyaya na. Ay, blessing din yun, ano? Sabi nung kapitbahay, nag-normal. Ka na magka-stress. Kaya na kung di nagkagawa mga anak mo, basta wag ka lang magpa-stress. Ay, kami ganyan pa di. Ako pa di pag na-stress, naalis ako. Kunyari, siyempre di may iwasan mga anak baga tayo pasaway. Ay, hindi ko na. Naalis ako, naglilibang ako. Naglalakad ako sa kung saan-saan. Tapos, siyempre pag iba nang nakikita mo, nagbabago baga yung isip pero mo. Pero yung nakakasalip na gagaling ka, lalo maaari. Totoo yan. Sakit. Totoo. Na matatagalan na Oo. Totoo. Dapat talaga, kung maaari, huwag mo ng stress. Nalalain ko siya pag nag-aaral. Sabi ko, tumigil ka na. May nararamdaman ka. Ayun mo, hindi magkilos. Makilos din yan. Tsaka ano? Hindi naman, may bukas pa pwedeng gawin. So, pwede, maiba tayo. Congrats sa bahay mo. Ano nang balita? Excited eh. Maraming viewers na excited din sa bahay mo. Ano, update mo naman sila. Ano yung... Biyaya nun, Diyos. Sabi nila, magda muna ako lumipat. At tatapusin mo na. Pwede, nag-usap kami ni Rab kasi ang iniisip namin pa di, yung alikabok, hindi pa rin maganda sa health mo na lilipat ka doon na, ay nako, nagkatrabaho. Ang alikabok, alam mo naman yan, di mo na nakikita, pero nasisinghot mo yan. Gusto ko, bumusita minsan, di ako makabusita kasi nahirapan ako mag sa motor. Ano na muna, pare, relax ka lang muna. Masasaan ba naman yan? Mga siguro anong, baka itong buwan na to matatapos yan. Mga 2 to 3 weeks daw. Kaya nag-extend na lang kami sa... So pade, next month doon ka na? Sa first week October. October doon na kayo? Biyaya na. So maganda yan pade, no? October, December, may nasa bagong bahay ka. Congrats, ang laki ng bahay mo pade ay. Hindi ko naman, ano yan, hindi ko naman.
talaga yung pinangarap ko yun. Oo. Kaya lang, siyempre, kahit ikaw naman, ano, matay ko mang pag-isipan, alam mo naman na naglilingkod ako sa Panginoon. Oo. Ang ministry ko, prayer, at the same time, preaching. Oo. Tapos, nung una, pagsubok, sabi na dumating sa buhay ko, asawa ko. Yun na nga, eh, no? Sabi ko, salamat sa Diyos kasi nakarecover si Mrs. Glory to God. Oo. Tapos, eto pa ngayon, no, start ng February, bakit parang laging ma-blessing mura ko. Tapos, hindi ko lang pinansin. Nagsimula na yun sa pagkapikabi ko. Pero ako pa din, naniniwala ko pa din at ano to eh, way to ni Lord. Yung bang, sabi nga ni Lord, sasanayin ka niya kasi may malaking darating na, kumbaga parang, hindi pwedeng ilagay ka doon para sa isang lugar na wala kang karanasan sa ganito. Kumbaga, pinapatibay ka ni Lord eh. Pero yung nakakalungkot kasi, yung reality, ano yung reality? Oo, oo. Oh. Parang napapansin ko sa sarili ko, parang kawawa. Bakit naman? Na parang nahiya ako na lagi ako nakakatanggap ng hindi pa di hindi wag mo yun nga yun ang gusto kong alisin mo sa iyo kasi hindi yan ibibigay sa iyo pa di kung alam ng tao na hindi mo kailangan. Sa tingin mo ba kung normal ka may blessing darating na ganito kadami? Hindi. Kumbaga may mga tao kasi na galing sa puso nila yung pagtulong nila, alam nila kasi yung sakripisyo mo talaga noon pa kay Kuya Bal, kaya yung ano nila pa di yung parang uy kailangan. Si Badir Paas, grabe ang tulong sa Kalingip. Hindi yan umalis kay Kuya Bal. Kahit si Kuya Bal nga, panahon natin, pinapasolo ka ni Kuya Bal, pero pinili mo pa rin si Kuya Bal. Pwede may mga viewers na huwag mo isipin yung nahiya ka kasi marami nagbibigay. Huwag ganun. Kasi hindi yan pa rin bibigay sa'yo kung hindi nila alam na kailangan mo din. Pero, siyempre, alam mo, sa isang tulang ko na hindi naman sana yung sandun. Sabi ko nga, number one powerful is prayer. Eh. Yes. Kaya sabi ko nga, salamat po sa prayer niyo. Prayer is enough for me. Kaya lang, hindi mo rin kasi pa di makontrol ang viewers. Eh. Kagayaan, si Kuya Noli. Okay. Alangan mo lang pigilin ko na hindi ko ibigay sa iyo. Eh, galing sa puso. Kung baga pa di, yung kanyang nais din, gusto niya talaga na makatulong. Pero ang prayer ko sa mga nagbigay lang talaga kasi God convict them na magbigay sa akin. Wala ko ibang hangarin ko din. I-bless sila ng Panginoon. Yun, totoo. Ang Diyos nang bahala sa kanila kasi ako, hindi ko yung kayang bayaran. Bahala na ang Diyos magbayaran. Oh. So, ano pa di ang ano mo? Ano ang bawal na pagkain sa kanya? Anong bawal sa iyo pa di? Maraming bawal. Yung mga matatamis, mga corny. So, pili na lang dapat ang pagkain mo? Pili na lang. Bawal na lang yung mga red meat. Sweet. Bawal din. Bawal sa akin. Bawal pa rin, taste na muna kung kailangan talagang gawin. Oo. Tsaka ano mo, kapag iniisip ko na may sakit akong cancer, lalo akong may stress. Totoo. Kaya ang ginagawa ko, labanan mo? Every day of my life, listening worship, sa gabi, listening worship. Oo, ganun yan lang. Anyway, ako ano eh, ako kasi nung nabalitaan ko, sabi ko, si Lord, gano'n naman talaga eh, minsan sinusubo ka kung saan hanggang saan yung pagtitiwala mo, yung faith mo talaga. Kasi inisip ko kayong dalawa oh, sa ito na lang, panahon ni Marig, oh, tapos ikaw, alam mo ang gusto kong punto dito pa, yung makuha ng mga mag-asawa din ang nangyari sa inyo na kayo sinubo kayong dalawa. Pero bumigay ba kayo? Hindi, no? Yung faith mo talaga nandyan. So magandang employ ito, magandang mensahe, no, sa mga pamilya din na hindi basta-basta lang, isa lang masasabi ko sa akin, lalo na sa pagsubo. Huwag tayong bibitaw sa Diyos. Yun. Huwag tayong magtatampo dahil may sakit tayo. Ako, kung ako lang talaga hindi nalalig sa Diyos, kung wala akong Holy Spirit, kung mahina ang pananampalataya mo, matagal na ako nang patiwakan. Bakit ka mo? Kasi siya lang yung may problema. Dumating na kaming dalawa pa ngayon. Kayo na nga pa din, no? Grabe ang pagsubok. Ano ba naman to? Basta po niya kumain pa din. Ayun ang ano niya, hindi siya makakain. Nararamdaman ko yun. Pag kumakain kami, nakatingin siya. Minsan, nagpapasubok na siya. Tapos dati,
nilalabas niya, pero ngayon, praise God, dahil yung sa herbal na inano, oo. Kuya Bal. Eh, salamat. Salamat naman pa di. Alam mo, malamang may herbal na yun. May changes, may pagbabago. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Salamat pa kalating ka sa bahay, hindi na ako nagpaano sa labas. Oo. Isip ko nga, siyempre gusto ko rin yung privado, yung privacy ba ganyan palipaas, pero sabi nga na po din pumasok. Basta ano, ako pa din, maano ko lang sa'yo, ano, unang-una, alisin mo muna ang stress. Hanggat kaya, pwede. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Kunyari, dito ka sa kwarto, di dito ka lang. O wala mo nang stress. Kunyari, medyo... Kaya mas gusto ko nito nag-iisa sa bahay ko sa kwarto kaysa sa labas. Mm-hmm. Kasi pag nakikita ko yung kapaligiran ko na inuutos sa labas, hindi sinusunod. Na-stress ka din. Stress. Tsaka maganda nga ito yung ano mo, yung sa worship, nag-worship ka. Nakakapakinig ka. Mga, ang ganda niya, nakakatulong. Bilang isang naglilingkod din sa Panginoon, yung pagsubok na ito, kundo na noon sinasabi ko, pakatatag kayo. Oo. Yung pag may obstacle, may opportunity. Oo. Tapos yung mga nagpapa-advise sa akin na may cancer, nakawala ng pag-asa, sabi ko, kaya niyo yan. May nagsabi sa akin, nasasabi mo lang yan, kaya mo kasi di mo naranasan. Oo. May point siya. Ngayon, ito ngayon ako. Naramdaman mo. Kumbaga, madali lang mag-encourage. Kaya mo yan. May Diyos tayo. Mm-hmm. Eh ngayon, ito ngayon na-experience ko. Di ba? Kaya mo yan. Nasabi niyo lang yan kasi hindi niyo na-experience. Pero, I still believe. Gagawa ng Himalaan Diyos. Gagaling ako. Oo, minsan ano, no? Minsan talaga... Hindi naman siya sinasabi, hindi ka mahal ng Diyos, pero minsan talaga, sabi nga sa Bible, dinadaan ka sa apoy para makita yung pagkadalisay mo pa di. Pero alam mo, pag ito nakakabigla eh, kasi grabe, cancer. Kaya nga, mag-asawa kayo ang dalawa. Cancer, unang point yan, yung mabibreak. Mababurn out ka. Hindi, pwede ang salita kasing cancer. Napakaano kasi, parang feeling mo, did na eh, yung patay, cancer. No hope, well, hopeless na ako. Pero yung sa ginawa mo pa din na hindi mo inisip, yun ang pinakamagandang ginawa mo. Sa akin nga pa din nung labas yung biopsy kung gano'n, yung nasa isip ko nun, ako ilang buwan na lang kaya ang patay na. Buhay ko. Tapos di February yun, sabi ko, baka din ako makabot sa October, mga birthday ako. Oo. Kaya nung pag October buhay pa ako, nagpa-birthday ako dito pa din. Pwede ang mensahe mo na lang sa mga pamilya na may na dumaranas ng mga ganito na minsan parang gusto nang sukuan ang buhay. Anong message mo pwede? Isa lang ang masasabi ko. Habang may buhay, may pag-asa. Ayun. Kasi lagi ako nire-remind ni Lord sa akrad na mangangahan, 3:1. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ayun. Marahil itong pangyayari sa ating maaari, ito'y nagaganap ayon sa kalooban niya. Marahil ito'y nakatakda. Para maipakita ko sa mga viewers, natin, ano, mayroon naman tayong viewers, na hindi kawalan ng pag-asa ang sakit. Sakit, no? Kumbaga parang hindi pwedeng matalo ka na lang dahil sa sakit. Kumbaga ito'y gawin nating stepping stone na lumapit pa sa Diyos. Oo. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Ang kamatayan, hindi naman dapat natin katakot. Yun, totoo. Totoo kasi yan. Kasi lahat tayo mamamatay, una-una lang. Kaya nga sabi ko sa misis ko, kung ako mauna, malakas sa bata. Ngayon, kung lulubin pa ng Diyos na madugtungan ng buhay, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pero sabi ko nga, Panginoon, kung bubuhayin mo ako, wala akong pera pa. Eh, kukukunin mo na ako. Gagastos na malaki. Mamamatay din naman ako. Eh, huwag niyo na akong pahirapan. Pag-gising, pagtulog ko ngayon, bukas din ako gigising. Pwede hindi na mag-iisip yung mga anak ko ng asawa ko ng pambayad sa ospital, pambayad sa konsol, pambayad sa kung ano. Hindi na sila mag-iisip. So, yun ang deal ko kay Lord. Ngayon, kung bubuhay mo pa ba, Lord, gamitin mo ko to encourage other people. Well, I'm in social media. Totoo. Malive ako, social media.
i-ano ko yung karanasan ko bilang isang cancer patient. Oh, isang cancer patient. Hindi ko pinakikita sa mga may sakit na ako'y cancer patient. Sabi ko, kahit ako'y may cancer, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos eh. Ay, wala mang imposible sa Diyos. Kasi even my deepest prayer, God can move. Kahit ako'y weak. Kasi ang Diyos ginagamit niya yung weak para palakasin yung weak at lumakasin na. So, kahit kawang tingin niyo sa akin ako'y may sakit, kaya kong gamitin ng Diyos para kayo pagalingin. Totoo. Kahit kayo nasa sulok ng mundo, abutin at abutin kayo ng panalangin ko. Bakit? There is power prayer. Totoo. So, pwede, ato, gusto ko lang tanongin sa inyong mag-asawa. Pwede dumating ba sa punto na kahit sabihin natin ikaw, madasalin ka man talaga, kinakilala ka bilang brother paas, dinadasal ka, malapit sa Diyos. Dumating ba pwede sa punto na parang nawalan ka ng pag-asa? Actually, nung ako'y bata pa, sinubo kong wakasa ng buhay ko. Nakakasitay pa nga ako eh. Oo. Kasi, ano ako noon, parang naawa ko sa sarili ko. Tapos parang walang silbi. Mm-mm. Kaya inisip ko yun, nung wala yung mga kapatid ko, wala sila lang. Ako lang natin sa apartment, naglagay ako ng kasinti. Oo. Pinlay ko mga kapatid. Ah! Nung iwahin ko yung puso ko, masakit. Ang naramdaman may sakit. Tumigil ako. After ano na lang, and then, ito nga, siyempre, yung utol ko, illegalista rin kasi. Oo. Pasama tayo sa mga illegal. Lahat ng illegal na pasok namin. Mahirap na nga sabihin, baka huli. Pero yung aking pagiging gangster, grabe. Alam mo yan. Pero pare, ano, yung kinukwento mo sa akin, at least nagamit mo siya. Kumbaga, kita mo si Lord, alam mo si Lord, hindi siya, pare, patingnan mo yung Bible, yung mga propeta dyan. Hindi man lahat yan malilinis eh. Galing yan sila sama-sama, binago ni Lord eh. Pero naging testimony ko yung pagiging gangster ko, pagiging walang yako. Oo. Na nagbago ang dating antako ko sa anak. Oo. Lahat pinasok mo. Antako ko sa sigarilyo. Ayaw kong manigarilyo ng hindi maligurong military. Oo. Blue Seal, yan ang mga... Oo, siyempre. Oh, kilala baga. Tsaka ako kasi ang pera nung isin ko, laki na sa akin. Oo. Kasi legalista ako eh. Wala sa... madali ang pera. Oo, lalo na pag nagpasugal kami sa Pasay, bibili ka lang ng bangkay. So, di pala mo. Yan, talagang pinasok mo pala talaga yung ano. O, yung konting. Oo. Yung umihilap, yun. Oo. Yung magaling kumamada. Lalas ko yan. Kaya kapag ang manghihilap, kilala ko kung ano pinapalabas niya, nagko-photo ako. Kasi alam ko ilalabas niya. Talagang ano. Oh, pwede message mo na lang sa Team Kalingap kay Kuya Bal sa wala akong masabi sa Team Kalingap. Una kay Kuya Bal. Kay Kalingap pa lang. Kaya sabi ko nga bago ko umano nag-asa ko ng prayer kay Ram na ipag-pray ko siya. Pumayag naman. So nakakatawa kasi alam mo sa totoo lang eh akala ng iba pinabayaan ako ng Team Kalingap. Oo. Nagkakamali sila. Kasi parang may dinig ako pa din na tinulungan ka nung tagakabila, mga ganun-ganun. Ako. Eh kasi di mo sila masisisi kasi nga eh ano, yung time na yung kasi nasa ano baga sila, nasa Cebu. Tapos sabi ko nga, may mga ano pa nga na tumatawag sa akin. Oo. Bakit ko rin di tanggapin blessing. Mm-mm. Ikaw na maging ako. Kukunin mo yun, nandito ka sa Team Kalingap. Kaya nga, parang... Kaya sana sabi ko, maintindihan niyo sana ako. Totoo, natotoo yun. Hindi ko yun magagawa, dahil lang sa pera. So yun, basta pare ano lang, masabi ko ano, ha? Pray. Kasama ka sa prayer namin ni Mrs. At saka pagpalakas talaga, ha? Iwas mo na sa stress. Ha? Iwas pa rin sa stress. Hindi na kita... Nakakatuwa kasi umisinta ka naman. Oo. At hindi na kita... Sabi ka na. Oo. Galing ako dun sa amin, sasabi ni Mrs., puntahan mo na si Beryl Paas para maibigay mo na. Bukas kasi pwede papunta kaming Kamsor.
So, tama-tama naman. Sabi ko, sige, ngayong araw na ito, tapusin ko itong transaction. Kami man din ni Mrs. Eh, walang bukas. Pa-check up. So, hindi na ako magkatagal. Ang dasal ko pa di, ano? Wala, huwag mo na stress, ha? Walang stress. Ayan. Pari, message mo sa ano? Message mo sa mga viewers na nagmamahal sa inyo. Hi, salamat po sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscriber. Salamat po ng marami sa pagmamahal nyo sa amin, sa pamilya namin, lalong sa brother Paa, sa mga support nyo, financially, sa prayer. Salamat po ng marami. Lalo na kila Kuya Bal, atin na at Kalinga Prabo na sa pamamagitan ng matubang family po yan. Sabi po yung pag-support nila kay Brother Paas sa kalagayan niya ngayon. At nung nagpanaga kami, drinive niya yung sasakyan maghapon hanggang parang sunod na araw. Tapos bukas po, ipapakreatinin na siya tapos CT scan. At salamat po sa Lord sa patuloy na panalangin na nawa po ituloy-tuloy ng paggaling ni Brother Paas. At ang mga sinuport nyo po sa financial, ang Diyos na po ang magbalik po sa inyo. Siksik, liglig, umapa, walang sapat ka lang. Salamat po, saan man po kayo sulok na roon. God bless you po, lalo sa bigay ngayon kay Kanuli Vlogs. Blessing kay Brother Paas. Ang Diyos na po magpala po sa inyo, sir, sa binigay niyo po kay Brother Paas. Thank you so much. Ayan. God bless you all po. Bye. Isa pa, anong message mo sa mga katulad mo na cancer victim na nakasurvive? Para naman na yung iba naman magkaroon ng pag-asa. Ay, yan po. Kung tayo po may mga pagsubok nararanasan na katulad ng aming naranasan ni Brother Paas, ang isa pong natutunan ko po dito, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tiwala at pananampalataya sa Diyos at lalong kumapit tayo sa Kanya dahil siya lamang po ang may bigay ng buhay natin. At yun nga po na bagamat yung mga sabi ng doktor, ay talagang kailangan ko magpakimo at patanggal yung breast pero na pray talaga ako Lord na sabi ko nga katulad sabi niya na kung ako man magpapakimo o magpapabreast gusto ko mamatay na lang ako pero kung hindi mo pa man kalooban Lord bigyan mo ako ng pag-asa na mawala yung cancer na ito kasi gusto ko pang makapaglingkod sa iyo sa Panginoon at siyempre gusto ko pa rin na subaybay ang dalawa ko pong anak kasi nagsisipag-aral pa sila. Kailangan pa ng gabay. Naisip ko nga nun, paano kung mawala na ako, ang asawa ko nagtatrabaho, sinong mag-asikaso kanila, sinong mag-prepare ng mga pagkain nila, ang mga pagpasok nila, siyempre wala, siya nasa kay Kuya Bal. Tapos di man nga namin nakalain na pagkatapos na pa-survive ako, siya naman ang ng ganitong sitwasyon na hindi po namin talaga inaasahan. No? Kaya, sabi ko, talagang kapag ganito pala sitwasyon ng buhay, parang kung wala kang Diyos, talagang manlulungkot. Ay, wala na. Pero, dun talaga yung pinapatatag kami ng Diyos sa kabila ng ganitong sitwasyon sa buhay. Talagang nandun talaga yung ang Diyos hindi nagpabaya kailanman. Bibira kasi mangyaring ganito na mag-asawa kayo dumaranas ng ganitong... Kaya sa mga may nararamdaman tulad namin, masabi ko lang po kung anong plano ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin natin at lagi po tayong magpasalamat sa Kanya kahit anong ganitong nararanasan yung tiwala at magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi sabi nga sa 1 Corinthians 13:13 na walang pagsubok na binibigay sa atin na hindi natin kaya. Ang Diyos ay tapat at ito'y mapagtatagumpayan natin sa tulong ng Diyos. Kaya kailangan lang na talagang nandoon yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Kaya, ingat po kayo sa anumang kalagayan ninyo sa buhay. Huwag po natin ilagay sa ating sarili na kapag may ganito na tayong sitwasyon, minsan parang gusto na natin tapusin, pero ayan natin na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa mababawi ng buhay natin. Yun po yung natutunan ko, kaya salamat sa Lord kasi nung last year po, hindi po ako tumigil ng panalangin, tapos nandun yung panalangin ko, tapos yung regular check-up po ako. Alam niyo pong sa bawat pag-check-up po, lagi na doon yung prayer ko na nawa po ang mga check-up po, Lord, ay laging negative, normal. At lagi sa ano po, sa laboratory, sa check-up po, lahat po yung normal. Kaya pag dinadala ko sa doktor, siyempre gusto nila yung
yung result ng biopsy ang paniwalaan. Yes. So sabi ko, ay normal naman doon kahit yung sa ultrasound ko. Sabi, gusto talaga nila, eh, ano ako sa chemo, taas ko naman. Sabi ko, doon, kumapay ko, ayaw ko nga po doon magpano. Tapos, yun, nag-request ako, pwede ba doon naman, kasi may nagsuggest sa akin, magpa-CT scan ka kaya, kasi para makita talaga kung ano na yung ano ng katawan ko sa loob. Yun po. Negative naman. Clear ko na naman, yung una yung creatinine na mag-negative. Negative po, normal yung creatinine. Wow. Pagkatapos ayos. Po na nag-CT scan, negative yun, na naman. Lumabas po, ay normal po. Po. Kaya, doon na po, parang napanatag yung loob ko. Pero ang suggest po, kahit sila Kuya Balatin na, ay sabi nila, ay magpa-check up pa rin ulit kasi lumilig. Nung April pa yung kaso, din na nga ako naka-ano dahil nga February pa. Siya naman ang inaasahan ko. Oh. Kaya pag okay na si Brother Paz, mapa-check up po ako ulit, mapa-laboratero naman ako para pa-check up po kung okay na ulit yung ano, katawan. And salamat, ha? At hindi na ako magkatagal. Baka magpahinga na rin si Brother Paz. And thank you. Ayan, salamat. Kuya Bobby, 143. Thank you. Sa paglalaw mo po sa amin ni Brother Paz. Oo nga. Oh, salamat, Brother Paz. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you.